Okay, magandang gabi sa inyong lahat na mga taga-subaybay at muli tayong magkakasama sa ating series patungkol sa Aklat ng Hub. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, Ama naming banal, muli naming ibabalik sa inyo, Panginoon, ang papuri at papasalamat sa inyong kabutihan na muli ninyong niloob na kami po'y makapag-re-record muli patungkol sa Aklat ng Hub. Ito po'y pangalawa na topic namin sa aming series sa aklat na ito. At pagpapalain mo ang bawat isa, lahat ng manunood, lahat naming mga kapatid, lahat ng mga kaibigan namin na naghihintay at nagsubaybay sa aming series na ito, inyo silang pagpapalain. Amin ding hinihiling ang inyong pangangasiwa sa lahat pa naming mga bagong nanunood sa YouTube na inyo silang tulungan, inyo silang samahan. Higit sa lahat, Panginoon, ipapaunawa ninyo ang aklat na ito sapagkat sa huling mga araw, sa mga magtatagumpay, kabahagi sila sa paghihirap katulad ng paghihirap ni Hub. Aming pinapasalamatan din ang inyong paggabay sa amin, lalo tigit sa lahat si Serwin sa kanyang bahagi. Aming hinihiling na inyo siyang pagpapalain ngayon. Ako din sa aking bahagi sa pagsasalita, pagpapaliwanag, naway ang inyong banal na espiritu muling mga ngasiwa sa bawat isa. Lord, salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin, aming ipagkatiwala sa inyong mga kamay, ang mga bagay na ito, lalo tigit sa lahat sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Salamat Ama sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi sa inyong lahat at nagpapasalamat ako na muli nating matunghayan ang ikalawang paksa sa Aklat ng Hub. At pinamagatan ko ito, Job the Champion of God. At napakagandang paksa ito na talakayan sapagkat ating pag-aralan ngayong gabi ang paghihirap ni Hub. No? Mayroon tayong tatlong mahalagang pag-aaral na ating pag-aralan ngayong gabi. Ang una, ang patungkol sa Diyos, patungkol kay Satanas, at patungkol kay Hub. At bago tayo dadako sa ating talakayan, isa-isa, nais ko munang babatiin ang lahat nating mga viewers. No? Hindi ko pa nabati ang aking kaibigan sa Italy, si Brother Mike. Brother Mike, magandang gabi. Alam ko na sa topic nating ito, manunood ka rin at matagal din kitang hindi nababati at ngayong gabi nagkakaroon ako ng pagkakataon. Lalo tigit sa lahat sa mga nanonood natin sa Saudi Arabia, alam ko na marami kayong nanonood dyan. At ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay makakatulong sa inyo. Lalo't higit sa lahat kung kayo'y magiging magtatapat, bakit ang mga tapat ng Panginoon mayroon pa rin paghihirap, makakatulong sa inyo ang ating pag-aaral ngayon. No, saan mang dako sa buong mundo, no, sa Taiwan, mayroon tayong tagapanood dyan, si Sister Evelyn Ponce. Sister, muli ninyong matutunghayan ang ating talakayan. At saan mang dako sa buong mundo, maring may mga nanonood, hindi lang nakakontak sa amin, hindi namin nagiging kaibigan sa Facebook o hindi namin nababanggit ang inyong pangalan, pero binabati namin kayo ng magandang gabi. Sa lahat ng nanonood sa Pilipinas, mga kapatid man natin sa pananampalataya sa Seventh-day Adventist, binabati namin kayo ng magandang gabi. At hindi namin kalimutan ding babatiin ngayong gabi si Sister Edita Singay de la Cruz. Kami, nagpapasalamat kami sa patuloy mong pagsuporta. At ngayong gabi, matutunghayan ninyo at bibigyan kita ng DVD pagkatapos nito. Ngayong gabi ating tatalakayin ang napakahalagang paksa. Ito yung pangalawa nating topic sa pag-aaral natin sa Aklat ng Job sapagkat nung nagdaan nating topic, ating pinag-aralan ang patungkol sa perfection, paano magiging perfecto ang tao. Marami akong mga talata na binibigay. At sa kalagitnaan, nilagay ko ang buhay ni Hub. Ngayong gabi, ang ating pag-aaral, kunting mga talata lang lalabas tayo ngayong gabi. Pero ang ating focus of our study, ang buhay ni Hub, ang Panginoon, at si Satanas na nagiging dahilan sa paghihirap sa anak ng Panginoon. Now, dadako tayo, ang pinamagatan ko ito, Job the Champion of God. No? Bago tayo dadako sa mga talata na ating gagamitin ngayong gabi, atin po munang i-review yung nabigay ko na background sa Aklat ng Hub.
sapagkat napakahalaga na ating mababanggit ito upang magkakaroon kayo ng background, maunawaan ninyo ang nilalaman ng aklat na ito. Now, ito yung mga background sa aklat ng Hob. No, kung ating babasahin ang aklat ng Hob, no, ang ating papansinin o saan siya banda na susulat sa Biblia, siya po ang the book of Job is the most ancient book in the Bible. Siya yung pinakamalumang aklat ng Biblia. Bakit ko sasabihin na pinakaluma? Kung mayroon tayong aklat ng Genesis na nagiging pinakauna ngayon na aklat, pero kung inyong titingnan o kung ating pag-aralan ang kasaysayan, kailan sinusulat ang aklat ni Hob, mas luma pa ito sa aklat ng Genesis. Sapagkat isinulat ito ni Moses habang si Moses nagbabantay ng tupa ng kanyang biyanan doon sa Midian. No? While Moses was tending his sheep, you know, in the place of Midian, sinulat niya ang aklat ng Job. At ang aklat ng Job, nakuha ito ni Moses nang tinuturuan siya ng kanyang ina. No? Ang ina niya mismo ang nagtuturo sapagkat siya po'y naglilingkod, bagamat siya'y nagiging anak ng Raina, pero inalagaan siya ng kanyang tunay na ina. Ngayon natin titingnan din, Job was living during the time of the patriarch around 2000 BC. Slightly before the time of Abraham. No, ito yung pangatlong nating natutunan sa ating natutunan noon, na si Job namumuhay sa kapanahunan ng mga patriarka. No? Ano ba yung patriarka? Yung ibig sabihin ng patriarka, the fathers. No? Mula kay Adan hanggang kay Abraham, around 2,000 years. Pero namumuhay si Job bago kay Abraham. No? Bago tinawagan si Abraham, ay doon namumuhay si Job, no? Around 2000 BC. Now, as we examine the book of Job, it is a fantastic book and literary masterpiece. Na ito yung fantastic ang aklat na ito at ano? Ang pagkasulat na ito ay isang masterpiece ng isang author. At si Moses dito. At ang aklat ng Job, nahatahati ito sa tatlong section. No? Ang una, ang chapter 1 at saka chapter 2, sinusulat ito sa prose. Then chapter 3 to chapter 41, ang poetry. Ang chapter 42 ay prose uli. Kaya nga, ito yung pagkasulat sa mga kapitulo sa aklat ng Hob. No? At bago ang panghuli, his life is a reflection of the life of the coming Messiah. Kung si Jesus Christ ang Mesiyas na darating, isang taong perpekto, walang kasalanan, pero ang kanyang buhay, refleksyon sa buhay ng Mesiyas. Sa susunod nating topic, ating pag-aralan, magkakaroon tayo ng comparative study patungkol sa perfection ni Hob at ang perfection ni Jesus Christ. No? Paano ito nagiging closely related ang kanilang buhay? No? Paano sila namumuhay sa makasalanang sanlibutan at nag-exil ang kanilang buhay na sila po'y namumuhay na walang kasalanan? Atin yung pag-aralan sa susunod. Ngayon, ang pinakahuli kong itatopic sa aklat ng Job, ito yon. His life reflects the life of the end time people. No? Hindi lang siya nag-reflect sa nagiging buhay ng Messiah na walang kasalanan, ang buhay din ni Job magiging magre-reflect din ito sa mga huling mga taong perpekto na madatna ng Panginoon. At ito yung grupo sa 144,000. Ngayon at ating tatalakayin ngayon ang pinakaunang mga bersikulo sa aklat, unang chapter sa aklat ng Job. No? Ito yon ang Job 1:1-3. Dito tayo sa ating pag-aaral. Sabi ni Moses, ito yung sulat, ang unang sulat ni Moses, mayroon siyang pagpakilala sa patriarkang ito at ito yung pagpakilala ni Moses. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was perfect, blameless, and upright, and the one that feared God and shunned evil. And 7 sons and 3 daughters were born to him. Also, his possession were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkey, and very great and large family household, so that this man was the greatest of all the people of
Yes. Ito yung unang pagpakilala ni Moses patungkol sa patriarkang ito, no? Kung ating uulitin, no, uulitin natin, sabi ni Moses, mayroong isang tao sa lupain ng Uz, no? At ang kanyang pangalan, ano ang kanyang pangalan? Hob. At ang kanyang pagpakilala, ang taong ito, isang taong perpekto, blameless and upright. Isang taong walang kasalanan, isang taong malinis, isang taong perpekto at matuwid. Isang taong natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. Na mapapansin ninyo, ang dalawa lang ang pagpakilala sa katauhang si Job, dalawa lang ang pagpakilala ni Moses. Ang taong ito, isang taong natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. Ating natutunan sa ating previous study, bakit siya tinatawag na taong natatakot sa Diyos? Kasi dalawa ang kanyang hinahanap nung bago siya lumalakad sa kasakdalan. Ang una niyang hinahanap, karunungan. At ang pangalawa, unawa. At ating natutunan, nasusumpungan niya ang karunungan at unawa na ito pala'y nanggagaling sa Diyos at pinaglingkuran niya ang Diyos. Kaya nga, nagkakaroon siya ng takot sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, ang taong ito, no, perpekto at matuwid, natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. At mula sa kanya, ipinanganak sa kanya, mayroong 7 anak na lalaki at 3 babae. No? 7 sons and 3 daughters. At pinanganak mula sa kanya. At siya ay mayroong malaking mga ari-arian. Ang kanyang mga ari-arian, pinakamayaman ito sa lugar ng Uz. Sapagkat ang kanyang ari-arian, mayroon siyang 7,000 sheep. No? Mayroon siyang 7,000 na mga tupa. At mayroon siyang 3,000 na mga camels. No? 500 yoke of oxen. Itong yoke of oxen, kung titingnan ninyo ito, dalawa ito na humahatak ng araro. So kung yung 500 yoke of oxen, itong nagtatrabaho sa kanyang bukiran, 1,000 yun. Ka mga baka na nagtatrabaho. 500 females donkey. Ang mga females donkey, ito yung mga donkey niyang nanganganak. Napakadaking ari-arian ang pag-aari ni Job. A very large household. Marami siyang mga katulong. Kung mayroon siyang mga libo-libo na mga hayop na inalagaan ng kanyang mga katulong, inalagaan ito ng marami niyang mga katulong. No? So that this man was the greatest of all the people in the earth. Kung mayroong pinakamayaman sa silangan, walang ibang pinakamayaman kundi ang patriarkang ito na si Job. Kaya nga, siya yung pinaka-greatest. At alam ninyo, ako'y namamangha sapagkat sinasabi ni Jesus Christ, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Pero nang pinag-aralan ko ang aklat ng Job, hindi pala totoo na mahirap. Ang kailangan lang ay kilalanin sa ating buhay ang Diyos na dakila at manlalang. Si Job hindi nahirapan na maligtas. Kasi pag-aralan ninyo sa Biblia, hindi pala totoo na mahirap ang mayaman maligtas. Kasi si Job, siya ang nag-iisang tao na pinakamayaman sa Biblia. Siya ang nag-iisang tao na pinakadakila sa lugar ng Uz o sa Es, sa lugar ng silangan, pero siya din ang pinakamayaman na nagiging perpekto sa harapan ng Panginoon. At pinagmalaki siya ng Diyos kahit sa harapan ni Satanas. At hindi lang si Moses ang nagtawag sa kanya na wala ng katulad niya, kundi pati ang Diyos. Mayroong isang tao sa singlangan, ang pangalan ay Job, ang taong ito perpekto. Ngayon ating pag-aralan, atin ding papansinin, hindi lang ang kanyang ari-ari. Pangalawang ating pag-aralan sa aklat ng Job, ito yung dapat nating maintindihan. Kung gusto ninyong maintindihan ang chapter 1 at saka chapter 2 ng kasaysayan patungkol sa aklat ng Job, dapat nating maintindihan na ang aklat ng Job ay it is about judgment. No? Ating nababasa sa screen, the book of Job is about judgment. No? Patungkol sa paghatol ang aklat ng Job. No? Pangalawa nating pag-aralan o pagtuunan ng pansin,
hindi lang ano, the story in this book involve all the universe. Ang kasaysayan ni Hob, hindi lang ito patungkol, ang kasaysayan na patungkol ito sa ating planeta. Sapagkat ang kasaysayan ni Hob patungkol ito, hindi lang sa mga tao sa ating planeta, kundi pati ang mga tao sa ibang planeta nakatingin. Paano nangyayari ang kasaysayan sa aklat ni Hob? At inyo itong maintindihan mamaya, sapagkat ang aklat ng Hob is about judgment. At it describes a trial and the element of the trial. No? Kung ating pag-aralan ang chapter 1 at chapter 2, ating mapapansin dyan na mayroong ano, nagdi-describe ito ng mga trials at saka element of the trial. Mayroon tayong mapapansin dyan, mayroong accuser. Huh? Ang accuser ay walang iba si Satan. Mayroong judge na defense attorney no other than God. Huh? At kasunod, mayroong evidence are being examined. No, mapapansin ninyo, kaya nga kung pag-aralan natin ng malalim ang aklat ng Hob, ito ipatungkol sa hatol. Sapagkat mayroong accuser, mayroong judge, at mayroong defense attorney. At mayroong ano, evidence are being examined. Mayroon ding jury na ating mapapansin. No, sino ang jury? Ay ang sons of God. No? Ang one who is accused. At alam ninyo sa aklat ng Hob, sino ba ang na-accuse dito? Sino ba ang nalagay sa trials? Si Satan o ang Diyos? No, hindi si Satan. Ating papansinin ang pag-aralan, ang chapter 1 at saka chapter 2, God was put on trial. Ang Diyos ang nalagay na accuse. No? At ang accuser no other than Satan. The last chapter of the book, God has a final pronouncement and verdict. Okay, maintindihan ninyo yan habang ating itatalakay ito. No? The very central theme of the book is God is being judged. No? Kaya nga, pinakasentro ng ano, pag-aaral sa aklat ng Job ay God is being judged by Satan. Ngayon ating titingnan ang mga kasunod na ano. Ang verse 6, ating mapapansinin, mapapatunayan mo ba, Brother John, ang aklat ng Hob ay mayroong hatol patungkol ito sa judgment. Yung ating titingnan. At mula 6 hanggang 8, no, sabi dito, there was a day when the Son of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them, and the Lord said to Satan, from where do you came? Do you come? No, mapapansin ninyo, pinapaliwanag ko na ito sa previous nating topic. Mayroong isang araw na ang mga anak ng Diyos ay pumunta sa Kanya. Came to present themselves before the Lord. Nagsilalapitan ang anak ng Diyos. No? And Satan came also among them. Kung ano bang pangyayaring ito? Kinikwento ko na sa inyo sa mga previous nating lesson. Ang pangyayaring ito, ito po'y tinatawag na Universal Council sa Langit. Hindi po ito nangyayari sa lupa kundi sa langit. Mayroong isang araw na pangyayari na ang mga anak ng Diyos lumalapit sa Kanya, no? To present themselves. Bakit ito ang mga anak ng Diyos nagsisilapit to present themselves before the Lord? Kasi ang Panginoon nagpatawag siya ng Universal Council. Lahat ng mga tao sa iba't ibang mga planeta, hindi lang sa ating galaxy, pati sa ibang mga galaxy, mayroong mga tao din doon. At tinatawagan sila ng Panginoon sa isang council. Pero ang ating planeta, hindi na pwede makapunta si Adan. Si Adan sana ang representative natin sa ating planeta. Pero lo and behold, Adam cannot attend this council sapagkat si Adan ay patay na. Pangalawa, hindi na si Adan ang nagmamay-ari sa ating planeta, si Satanas na. So sa council na ito, Satan also was invited. Nang dumating si Satanas to present himself before the Lord, tinanong siya ng Panginoon, from where do you come from? No? So Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth and from walking back and forth on it. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job?
No? Sabi niya, sabi ni ng Diyos kay Satanas, saan ka nang galing? Pero ang sagot ni Satanas, paruot, parito sa lupa, no? Walking back and forth on it. Sabi niya, yun yung kalagayan niya. Akyat pababa siya, palakad-lakad, paruot, parito sa lupa na kanya ngayong pag-aari. No? Sapagkat naagaw niya ito mula kay Adan, na anak ng Diyos. No? At siya na ang nagmamay-ari sa planetang ito. Pero alam ninyo, nang doon siya sa council na yon, have you considered my servant Job? Na mapapansin ninyo, napapansin ba ninyo ang talata na ang Diyos ay pinagmalaki niya si Job? Napapansin mo ba ang aking lingkod na si Job sa iyong planeta, no? No, na inaagaw, yung planeta na inaangkin habang ikaw ay paruot parito? Sabi niya dito sa verse 8, and there is none like him on earth, a blameless and upright man, one who feared God, who fears God and chan evil. No, sabi ng Panginoon, isang perpekto, walang bahid ng kasalanan at isang matuwid na tao, no? Tao na natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. Pero anong sabi ni Satanas? Nang pinagmalaki, no? Alam ninyo, sa totoo lang, walang tao na pinagmalaki ng Diyos sa harap ni Satanas. Nang binasa ko ang buong Biblia, isa lang ang aking nasumpungan na pinagmalaki ng Diyos sa harapan ni Satanas, si Job lang. Pero anong sabi ni Satan? So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him and his household and around all that he has and every side? No, sabi ni Satanas, do you bless the work of his hand and his position have increased in the land? But now, stretch out your hand and touch all that he has and he will surely curse you to your face. No, mapapansin ninyo, nang pinagmalaki ng Diyos si Job sa harapan ni Satanas, at alam ninyo yung backfire o yung nung balik sagot ni Satanas sa Diyos, alam ninyo kung paano niya sinagot ang Diyos? No? Nang sabi ng Panginoon, napapansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Sa lupa, wala ng kagaya niya. Pero anong sagot ni Satanas? Sabi niya, naglilingkod ba sa iyo si Job nang walang kadahilanan? Hindi ba iyong binakuran si Job? Ako'y hindi makakalalapit sa kanya? At hindi ba lahat ng gawa ng kanyang mga kamay ay iyong pinagpala? Na ano pat na nagana siya sa lupain, no? Sa lupain ng lupa at walang katulad niya na siya po'y makapaglilingkod sa iyo kayo mang pinagpala, no? Pero anong sabi ni Job sa verse 11? Sabi niya, you have blessed the work of his hand. Sabi niya, pinagpala mo lahat ng gawain ng kanyang ginagawa ng kanyang kamay and his position have increased in the land. Sabi niya, ang kanyang pag-aari ay lalong nananagana. And now, ito yung challenge ng Panginoon. At ito yung challenge ni Satanas sa Panginoon. Sabi niya, stretch out your hand and touch all that he has. Sabi niya, gagalawin mo yung kamay. No, lahat niyang ari-arian, aalisin mo. At sabi, ito yung challenge niya. And he will surely curse you to your face. Kung ibig sabihin, ganito yung gustong mangyayari ni Satanas. Maglilingkod ba si Job nang walang kadahilanan? No? At maglilingkod ba siya sa iyo kung wala nang natitira sa kanya? Ang gustong mangyayari ni Satanas na ang dahilan kung bakit naglilingkod ang tao sa Diyos ay dahil pinagpala ng Diyos ang mga tao. At kung wala ang pagpapala ng Panginoon, ito yung challenge ni Satanas. Walang maglilingkod sa iyo kung walang pagpapala na nagmula sa iyong mga kamay. Kaya nga, ito yung aking challenge. No? Itong tao na iyong pinagmalaki ay aalisin mo lahat niyang kaari-arian. Hindi ka ba niya iiwanan? No? At pangalawang accusation ni Satanas, Job serves you because of self-interest.
Sa totoo lang, ang taong ito na iyong pinagmalaki sa harapan ko, naglilingkod yan siya sa isang kadahilanan for the purpose of self-interest. Pero kung aalisin mo lahat ang kanyang ari-arian, ang ari-arian na nilagay mo sa kanyang mga kamay, iiwanan ka. No? Ito yung pinaka-challenge. Alam ninyo sa kasaysayan na ito, nang pinag-aralan ko ang aklat ng Job, ay God was put on trial. No? Sa oras na pinagmalaki ng Diyos si Job sa harapan ni Satanas, ang Diyos nalagay sa hukuman. No? Sapagkat si Satanas maraming akusasyon, marami siyang accusation sa isang taong nagtatapat sa kanya. At alam ninyo ang kasunod na bersikulo sa bersikulo 12, "And the Lord said to Satan, Behold, all that he has is in your power." Kung ito ang iyong pagtingin sa aking lingkod na si Job, ito, pahintulutan ko, lahat ilalagay ko sa iyong mga kamay. Kukunin mo lahat. Only do not lay a hand on his person. So Satan went out from the presence of the Lord. No, napapansin ba ninyo ang kasaysayan dito sa aklat ni Job? Totoo kaya ang mga accusation ni Satanas? Na kung aalisin ang lahat na pagpapala ng Diyos sa kanyang lingkod, ang kanyang lingkod ay ano na, tatalikod sa Diyos. Pero mapapansin ba ninyo? No. Kaya nga, pinamagatan ko ito ang topic ko ngayong gabi, the champion of God. Kasi bagamat mayroong accusation si Satanas sa harapan ng Diyos, lahat niyang mga accusation, binalik itong sinasampal sa mukha ni Satanas sapagkat hinapatunayan ng Diyos na ang kanyang lingkod hindi naglilingkod lamang dahil for self-interest, dahil sa pagpapala ng Panginoon. Nang ating titingnan, anong kasunod na nangyayari nang pinahintulutan ng Diyos si Satanas na aalisin ang lahat ng pag-aari ni Job? Na mapapansin ninyo sa verse 1, babalik muna tayo sa verse 1, chapter 1, verse 4. "And his sons went and feasted in their house, everyone his day, and sent and called for their three sisters to eat and to drink with them. And it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning and offered burnt offering according to the number of them all. And Job said, It may be that my sons have sinned and cursed God in their heart. Thus did Job continually." No? Isang araw, nagkakaroon ng pagpipista ang kanyang mga anak. So mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 babae, nagkakaroon sila ng kasayahan. Bawat isa sa kanyang bahay. At nang umalis si Satanas sa presensya sa Panginoon, nang doon sila nagpipista sa pag ating babasahin yung verse 13, no? "And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house." So nang doon siya sa kanyang pinakapanganay nila, ang anak niyang 7 at ang 3 niyang anak, nang doon sa bahay ng kanyang panganay, no, mapapansin ninyo ay dito ang unang pangyayari. Nang bumaba si Satanas mula sa presensya ng Panginoon, inalis niya lahat ng ari-arian ni Job. Ito yung kasaysayan sa verse 14. "And there came a messenger unto Job and said, The oxen were ploughing and the asses feeding beside them, and the Sabjan filled upon them and took them away. Yeah, they have slain the servant with the edge of the swords, and I am skip alone to tell thee." Na mapapansin ninyo, habang nagkakaroon ng pista ang kanyang mga anak, at nang doon naman yung pangyayari na si Satanas, inalis niya ang lahat ng ari-arian ni Job. Anong unang inalis ni Satanas na ari-arian ni Job? No, ito yung unang servant. Lahat, pati mga servant ni Job, pinatay ni Satanas . No? "There came a messenger unto Job." Mayroong isang mensahero siya, nakatulong, si ito lang ang natira.
ang mga oksin niya na nag-araro at ang mga asno na kumakain sa tagiliran, no? Ang mga sabdyan dumating at nikinuha lahat yung mga baka niya na nag-araro at pati yung kanyang mga asno kinuha lahat at pati mga servant niya pinatay lahat at isa lang ang itinira. Anong dahilan kung bakit sila yung itinira ang isa? Para makapag-report doon kay Job. No, mapapansin ninyo, habang sila nag-araro, yung 500 niya na oxen na nag-araro, kinuha lahat yon. At yung ilang libo niyang mga kinuha lahat, isa na lang ang itinira, katulong lang. At lahat patay. No, mapapansin ninyo, ito yung ginagawa ni Satanas nang umalis siya mula sa presensya ng Panginoon. Ang layunin niya, lahat ng ari-arian ni Job, kukunin niya lahat mula kay Job. At kung mawala ng ari-arian si Job, akala ni Satanas ay hindi na maglilingkod si Job. Pangalawang pangyayari sa verse 16, no? While he was yet speaking, habang nagsasalita pang isang katulong, there came also another and said, fire out of God is fallen from heaven and hath burned up the ship and the servant consumed them. And I only am skip alone to tell thee. Na mapapansin ninyo, yung 7,000 na mga ship na nagkakainan doon sa parang na biglang nilala, pinaulanan ng apoy at sabi ng katulong dito ay pinagbintangan pa ang Diyos. The fire of God is fallen from heaven. Pinagbintangan pa nila na yung apoy na bumagsak na nagsunog sa lahat ng mga tupa ay pinagbintangan pa nang gagaling sa Diyos. And consume them and ako lang ang natitira, pati mga katulong na nangangalaga sa 7,000 ship, patay. While he was yet speaking, there came another and said, the Chaldean made out of three band and fell upon the camels and have carried them away. Yeah, I slant the servant and the aids of the source and am only skip alone to till day. Now, mapapansin ninyo, habang nagsasalita pa ang isang katulong, hindi pa natatapos magpapaliwanag sa pangyayari, dumating na naman ang isang katulong. Sunod-sunod. At sabi niya, yung camel na 3,000 ay nahati sa apat na mga bahagi yung mga Chaldean. Kinuha lahat ang mga camel, pinatay, at ako lang ang natitira upang magbalita sa ito, magbabalita sa iyo. While he was yet speaking, hindi pa natatapos, no? There came also another and said, thy son and thy daughters were eating and drinking wine in the oldest brother. In the oldest brother's house. And behold, there came a great wind from wilderness and smote the four corner of the house and it fell upon the young man and they are dead. And I only am skip alone to till thee. No, mapapansin ninyo, galing sa wilderness, mayroong hangin na humihihip dun sa bahay ng eldest brother at yung lahat niyang mga anak namatay. No, mapapansin ninyo, sa isang saglit lang, lahat ng ari-arian ni Job, sa loob lang ng isang araw, may natitira pa ba sa kanyang lahat na ari-arian? Wala. No? Pati ang kanyang mga anak, pati ang kanyang mga katulong, lahat ay naubos, napahamak sapagkat pinahintulutan ng Diyos si Satanas na alisin ang lahat niyang ari-arian sapagkat inaakala ni Satanas kung ang tapat na lingkod ng Panginoon kung wala ng ari-arian, hindi na maglilingkod sa Diyos. At ito po isang kasinungalingan ni Satanas. Pero ano ba papansin ninyo sa verse 22, verse 20 hanggang 22, ano ba ang response ni Job nang inalis ang lahat niyang ari-arian? Ang ating babasahin ang 20. Then Job arose, tore his robe and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. And he said, naked I came from my mother's womb, naked shall I return to there. No? And return to their Lord. No? And the Lord gave and the Lord
has taken away. Blessed be the name of the Lord. In this, Job did not sin nor charge God with wrong. Now, mapapansin ninyo, anong ginawa na response ni Job nang nawala na lahat niyang ari-arian? Totoo ba na kapag ang isang tapat ng Diyos, kapag ang isang lingkod ng Diyos mawala ng ari-arian, ay hindi na maglilingkod? At ito po'y totoong nangyayari ngayon. Marami sa ating mga kapatid na kunti lang ang pagsubok na naranasan ay iniwanan na nila ang Diyos. Hindi na naniniwala sa Diyos. Maraming mga tanong patungkol sa Diyos. Pero napapansin ninyo ang lingkod na ito. Nang inalis ni Satanas lahat ng kanyang pag-aari, ay ano ang kanyang ginagawa? Hinubad niya ang kanyang kasuotan, no? Pinunit niya ang kanyang kasuotan, ginupitan niya ang kanyang ulo, nagkalbo siya, no? Sabi ni Job, ako'y hubad na dumating, lumabas mula sa bahay ng aking ina, ay hubad din akong babalik sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay, Diyos ang mag-aalis, purihin ang Panginoon. At sa salitang ito, si Job ay hindi nagkakasala. Na, mapapansin ninyo na napatunayan ba ni Satanas ang kanyang accusation sa tapat niyang lingkod na si Job? Na, mapapansin ninyo, si Job na nanatiling champion sa harapan ng Panginoon. No? Minsan ako ay nagtatanong, paano kaya ko ang nangyayari kung lahat ng accusation ni Satanas ay nangyayari sa harapan ng Panginoon? Kung sa oras na kinuha ni Satanas ang lahat niyang ari-arian at si Job ay hindi na naglilingkod, ano kaya ang mangyayari? No? Paano na ang taong pinagmalaki ng Diyos? Pero ako ay nagpapasalamat na kung ang Diyos nagmamalaki man sa harapan ni Satanas, hindi siya napapahiya. Sapagkat ang kanyang anak na si Job ay isang champion na anak. No? Alam niyo nang pinag-aralan ko ang aklat na ito. Ilan kaya sa mga anak ng Diyos sa kapanahon na natin ngayon na tumatayo katulad ni Job na isang champion sa harapan ng langit? No, napapansin ninyo? Napakahalaga ang buhay na magiging tapat sa harapan ng Panginoon. Now, ngayon ating pag-aralan din, ito, kasunod nating matutunan sa aklat ng Job. Hindi lang ang aklat ng Job ay patungkol sa judgment na mayroong accuser, mayroong defense attorney, no? Mayroong jury. Atin ding matutunan sa aklat ng Job na hindi lang ang nakatingin ay si Satanas lang ang Job, si Satanas lang at si Job between ang nakakaunawa at nakakakita sa controversy sa buhay ni Job. Tandaan natin mayroong mga anak ng Diyos na umaten sa council doon sa langit. Mapapansin ninyo, heavenly being are looking. Heaven knows what is happening on earth. Lahat ng mga tao sa ibang planeta, anuman ang mga accusation nila kay Satanas, nakatingin ito. Sino ba ang tama sa dalawa, ang Diyos o si Satanas? Ang Diyos na ina-accuse ni Satanas o ang si Satanas na nag-accuse sa Diyos sa katapatan ni Job? Kaya nga, ang lahat ng kalangitan nakatingin sa kanya. Lahat ng mga anak ng Diyos, lahat ng mga tao sa ibang planeta, nakikita nila ang pangyayari dito sa lupa. Ating tandaan sa kasaysayan ni Job, ang langit ay nakatingin. Nalalaman nila ang pangyayari sa lupa, ngunit si Job, ating titingnan sa lupa na si Job, lahat ng pangyayari sa kanyang buhay ay hindi ni Job alam. Hindi niya nalalaman kung anong nangyayari sa kalangitan. Hindi niya nalalaman na ang buong universe nakatingin sa kanya. Hindi niya nalalaman na ang Diyos ay nakatingin sa kanyang pagtatapat kung ano ang pangyayari sapagkat siya ay inosente sa accusation ng kaaway. No? Job didn't know anything. Alam ninyo, ito yung pangatlo, the life of Job and his faithfulness to God has become their battlefield of war. No? God was accused by Satan. Tandaan ninyo, ito yung ating papansinin ito sa
kasunod na mga talata. Now, napapansin ninyo, sa unang chapter ng Job, ating natutunan lahat ng mga accusation ni Satanas patungkol sa Diyos ay nananatili. No? Napapansin ninyo, nang kinuha ni Satanas ang lahat na ari-arian ni Job, ay napatunayan ba ni Satanas na tumalikod si Job? Hindi. No? Ngayon sa chapter 2, ito yung mapapansin natin sa chapter 2, nagpatawag uli ang Panginoon ng ikalawang council. No? Hindi ko alam kung gaano katagal mangyayari ang council, pero at alam ninyo sa aklat ning Job, nang pagkatapos niya sa chapter 1 sa isang kanyang accusation na kapag ang tao na iyong pinagmalaki, alisin ko ang kanyang pag-aari, lahat niyang ari-arian na hindi na siya maglilingkod sa iyo, ay nang napatunayan ng Diyos na hindi totoo lahat ng accusation ni Satanas sapagkat si Job ay champion ng Panginoon, nagpatawag uli ang Panginoon ng ikalawang council. At ito yung ating babasahin ang chapter 2, verse 1 to 3. Again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, katulad ng dati. And Satan came also among them to present himself before the Lord. No, nang nagpatawag ang Panginoon ng councils, nang doon din kaagad si Satanas para umatin sa council. And the Lord said to Satan, "From where do you come?" Sabi niya, "Saan ka ba nang gagaling?" And Satan answered the Lord and said, "From going to and fro on earth and from walking back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job, that there is none like him on earth, a blameless, a perfect, an upright man, who feared first God and shunned evil? And still he hold fast to his integrity, though you incited me against him to destroy him without cause." Sabi niya, napapansin mo ba ang aking lingkod na si Job? No? Wala nang katulad niya sa lupa. Bagamat iyong pinahintulutan, naggagamitin ko ang aking mga kamay, nagagagalawin siya. Pero mapapansin mo, no? Although he incited me against him to destroy him without cause. Na akin siyang puksain na walang kadahilanan. Pero anong sabi ni Satanas? Mayroon siyang fire ulit. Anong sabi ni Satanas? Sabi niya, mayroon akong paraphrase na ginagamit patungkol dito. No? Pinagmalaki siya ng Diyos. Sabi niya, "He is my champion on earth. Your territory, your planet that you've stolen from Eden, my son. Bagamat ikaw ay paruot parito sa iyong planeta na ninakaw mula sa aking anak, mayroong nakatira dyan na isang champion sa kalangitan. At walang iba si Job. No? Siya ang aking champion na nananahan sa lupa. Na kahit yung inalis ang kanyang ari-arian kasi gusto mong patunayan sa aking harapan na siya ay hindi na maglilingkod sa akin. Pero, no? Kahit ginawa mo ito sa aking harapan, ay nananatili siya sa kanyang integridad. He is my treasure position and my servant." No? Mapapansin ninyo, at kung titingnan natin sa Biblia, siya ang kayamanan ng Diyos. Hindi lang siya champion ng Diyos sa kanyang harapan, sa pagiging perpekto na buhay, na walang kasalanan, hindi lang siya namumuhay na nang sinubukan siya mismo ng kaaway na nanatili pa rin siyang champion. No? At si Job, siya ang position na pinagmalaki ng Diyos. A treasure position. Gusto kong ipapaliwanag na ngayong gabi, na tayong mga tao dito sa lupa, kung mayroon tayong mga ari-arian, ang pinagmalaki nating ari-arian, anuman ang ating tinatangkilik. No? Ano man, bahay man yan, lupa, o ano man yan ang ating ari-arian, mayroon tayo magandang sasakyan. Ito yung mga ari-arian nating pinagmalaki. Pero nang pinag-aralan ko ang aklat ng Job, at alam ninyo, ang ari-arian ng Diyos na kanyang pinagmalaki, kung mayroon siyang mga taong tapat na namumuhay dito sa lupa
na taong hindi mabahira ng kasalanan, taong perpekto sa kanyang harapan, no? Na natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasalanan, ito yung kanyang treasure position. Nalala ko ang aklat ng Exodus 19. Bago binigay ng Panginoon ang Ten Commandments, nakipagtipan siya sa bansang Israel. Ang Ten Commandments, ito yung tipanan na ginagawa ng Diyos nang pinili niya ang bansang Israel na may pinakaunan niyang iglesia. No? Ating babasahin ang 5 to 6. Ito yung sabi ng Panginoon. Now therefore, if you obey my voice indeed and keep my covenant. Ano ba itong covenant? Ito yung kasunduan ng Diyos. No? Ang covenant katulad ng agreement sa husband and wife. Ito yung marriage contract. Ito yung covenant. No? Sabi niya, if you obey my voice indeed and keep my covenant, this shall be a peculiar treasure unto me. Magiging piling kayamanan sila para sa akin. Ang lahat ng mga tao na sumunod sa kanyang kautusan, magiging kayamanan sila ng Diyos. At alam ninyo na pinag-aralan ko ang buhay ni Job. Tinatalaga niya ang kanyang buhay sa pagsunod sa kautusan ng Diyos na siya ay hindi magkasala sa harapan ng Panginoon. At ginawa siya ng Panginoon na his treasure position. No? Nagiging siyang kayamanan ng Diyos. Above all the people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Ito yung bili ng Panginoon kay Moses. Bago siya umakyat sa bundok ng Sinai para kukunin ang Ten Commandments. At itong pakipag-covenant ng Panginoon, kung ikaw ay susunod sa kanyang kautusan, ay magiging treasure position kanya. Saan ba natin mababasa na ang kanyang Ten Commandments ay ito yung covenant ng Panginoon? And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even the Ten Commandments which he wrote, no, in the two tables of stone. Na mapapansin ninyo, ang covenant ng Panginoon, ito po yung Ten Commandments na binibigay niya sa bansang Israel. At hindi lang yan, binigay ito para sa atin na tayo ay makipag-covenant. No, ng ating pag-aralan, at alam ninyo, bakit ba naghihirap si Job ng ganito? Sapagkat si Job ay mayroon din siyang tinatalaga. No, mapapansin ninyo nang tinatalaga ni Job ang kanyang buhay, tinatalaga niya ang kanyang sa paglilingkod sa Panginoon. Tinatalaga niya ang kanyang bibig, ang kanyang mga paa, ang kanyang mga kamay. Na si Satanas ay hindi na makapasok sa kanyang buhay. Sinasarhan niya ang lahat ng mga avenues of the soul. Ito yung talata na kanyang sinasabi. Job 23:10-12. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall comfort as gold. No? Sabi ni Job. Kaya nga, nang pinag-aralan ko ang aklat ni Job, kaya pala sinubukan si Job. Kasi sina-challenge din niya ang Panginoon. Kapag kanyang masubok ako, lalabas ako na parang ginto. At nakikita ito ng Diyos kung paano si Job nagtatapat. Sabi niya, ang aking mga paa ay aking iniingatan, ang aking mga hakbang. His ways have I keep and not decline, neither have I gone back from the commandments of his lip. I have esteemed the words of his mouth more than my necessity food. No, napapansin ninyo, nang tinatalaga ni Job ang kanyang buhay sa Panginoon, dalawa po dyan ang pinaka-importante na ang kanyang ginagawang pagtatalaga. Ang una, ng kanyang pagtatalaga na magpapasubok siya, pagkatapos lalabas siya na parang ginto, ang kanyang mga paa ay susunod na lubos sa kanyang mga hakbang at hindi siya liliko sa kanan at sa kaliwa. Ano ba ang kanyang mga hakbang na ninalakaran? Neither have I gone back from the commandments of his lips. Tinatalaga ni Job ang kanyang buhay na susunod sa kautusan ng Diyos.
Na mapapansin ninyo? At hindi lang sa kautosan. He esteemed the words of his mouth from, ano? The word, yung salita na lalabas sa bibig ng Diyos, susundin niya more than his necessity food. At kung ating titingnan itong dalawa, ang kautosan at salita ng Panginoon, pareho po yun silang mga katotohanan. Nang tinitingnan ko ang tala ng mga awit, no? Mapapansin ba ninyo ang katuwiran mo sa awit 119-142? Bakit tinatalaga ni Job ang kanyang buhay sa kautosan ng Diyos at sa salita ng Diyos? Dalawa ang ano, tinatalaga ni Job na kanyang susundin. Ang una, susundin niya ang kautosan ng Diyos. Pangalawa, ang salita ng Diyos. Nang pinag-aralan ko sa Biblia, ito palang dalawa, ang kautosan ng Diyos at ang salita ng Diyos, pareho po itong mga katotohanan. No, sabi dito sa aklat ng mga awit 119-142, no, ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran at ang kautosan mo'y katotohanan. No, napapansin ba ninyo? Ang kautosan ng Diyos, ito po'y katotohanan na nilalakaran ni Job. Maraming mga taong naghahanap ng katotohanan, ang katotohanan hinahanap nila relihiyon. Pero basahin man ninyo ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation, wala kayong masusumpungan na mayroong isang relihiyon na katotohanan na papasok kayo doon. Na ano? Ang relihiyon nagtuturo lang ng katotohanan pero hindi katotohanan mismo ang relihiyon. Ang katotohanan ng Diyos, mayroon lang apat na katotohanan sa Biblia. At ang unang katotohanan ng Diyos ay ang kautosan. No? Sabi niya, kaya nga nung naglilingkod si Job sa Panginoon, kinukumit niya, tinatalaga niya ang kanyang buhay na susundin ang mga katotohanan ng Diyos. Ang unang katotohanan sa Biblia ay ang kautosan ng Diyos. No? Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran at ang kautusan mo ay katotohanan. Tandaan ninyo, ang katotohanan, hindi po ito reliyon. At ilang utos ng Diyos na ito po'y tinatawag na katotohanan. Ikaw ay malapit o Panginoon at lahat mong utos ay katotohanan. No, mapapansin ninyo? At hindi lang ang kautusan ng Diyos, ito po'y katotohanan. Ang salita din ng Diyos, ang kabuuan ng Biblia, ito po'y salita ng Diyos, ito po'y mga katotohanan. Ang kabuuan ng inyong salita ay katotohanan, ang bawat isa sa iyong matuwid na kahatulan ay magpakailanman. At sabi niya sa John 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Noong kung ating papansinin, bakit itinatalaga ni Job ang kanyang buhay sa pagsunod sa kautusan at sa pagsunod sa salita ng Panginoon ng mga katotohanan? Bakit niya ito ginagawa? Sapagkat nalalaman ni Job na ito po ang dahilan kung bakit siya hindi magkasala. Ito pong katotohanan ng Diyos na kung saan siya lumalakad, ito po ang dahilan na ito po'y mag-alis sa kanya mula sa pagiging makasalanan. Kung ating babasahin ang Kawikaan 16 verse 6, sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay malilinis ang kasamaan. At sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon, humiwalay ang tao sa kasamaan. Napapansin ninyo? At ginagawa ito sa buhay ni Job. Si Job natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. Ito yung akin natuklasan sa pag-aaral. Kasi nang tinatalaga niya ang kanyang buhay na susundin ang kautusan ng Diyos, susundin ang salita ng Panginoon, hindi na siya magkasala sa harapan ng Panginoon. At ito yung dahilan na magiging malinis siya sa harapan ng Panginoon. At hindi lang yan. Natuklasan ko din sa aklat ng Job na si Job pala ay hindi kumakain ng karumaldumal na pagkain katulad ng mga baboy. No? Ang baboy po ay marumihan. Hindi po yun dapat kainin. At si Job nagiging sakdal sa Biblia kung inyong babasahin yung Job 6:7, tinatanggihang hipuin ng aking kaluluwa ang karumaldumal na pagkain sa akin. So si Job ay hindi kumakain ng maruming pagkain. So Satan answered unto the Lord, no? Yung pinagmalaki itong si Job na naglilingkod sa iyo sa isang kasi ang giinalis ko sa kanya ay kanya lang ari-arian, no? Sabi ni ito yung pagbalik
ano ni Satanas, pinag-aralan talaga niya ang buhay ni Job kung paano niya puksain, kung paano niya patunayan na itong tao na pinagmalaki ng Diyos sa kanyang harapan ay aalis sa harap, hindi na maglilingkod. Pinag-aralan ni Job kung paano niya patunayan sa buong universe na kung ano ang pinagmalaki ng Diyos, hindi po totoo na ang tao maglilingkod sa kanya dahil lang sa dahil sa mga pagpapala, at hindi kung alisin man ang pagpapala mula sa kanya, maglilingkod pa rin siya dahil hindi naman, wala naman itong kinalaman sa kanyang katawan. Hindi man ginalaw ang kanyang katawan mismo, hindi niya nararasan ang kahirapan sa mga sakit. Kaya nga gusto ni Satanas to susubukan si Job sa ikalawang pagkakataon. Na mapapansin ninyo, nang pinagmalaki si Job ng Panginoon sa ikalawang pagkakataon sa verse 2 at saka verse 3, sa verse 4 ng second chapter ng Job, ito yung ano niya? Ito yung sabi ni Satanas sa Panginoon, "And Satan answered the Lord, skin for skin, yes, all that a man has, he will give for his life. But stretch out your hand now and touch his body and place." Sabi niya, "Panginoon, nagtatagumpay ka sa una nating challenge kasi hindi mo man ginalaw ang kanyang kalusugan. Ngayon, hihipuin mo ngayon ang kanyang katawan, ang kanyang laman, kung siya'y mananatiling maglilingkod sa iyo. Bigyan mo siya ng karamdaman na matindi kung hindi kaniya itatakwil bilang kanyang Diyos." Pero anong sabi ng Panginoon? "And He will surely curse you to your face." Ito yung challenge ni Satanas. Sa ikalawang challenge ni Satanas, gusto ni Satanas gagalawin ang kanyang lingkod sa pamamagitan, aalisin sa kanya ang magandang kalusugan. Siya po'y makakaranas ng karamdaman. At sabi ni Satanas, "Ay susumpain ka sa kanyang harapan." Pero anong sabi ng Panginoon sa verse 6? "And the Lord said to Satan, behold, he is in your hand, but spare his life." Tingnan mo, nang binigay ko na siya sa iyong kamay at ililigtas mo lang ang kanyang buhay. Alam, mapapansin ninyo, sa pangalawang accusation ni Satanas sa Panginoon, tandaan ninyo sa aklat na ito, sa una at ikalawang aklat, God was put to trial. Ang nalagay sa hukuman, hindi si Job kundi ang Diyos. Si Job, ginagawa lang niya kung ano ang nararapat. Ginagampanan niya ang bahagi sa kanyang pagtatapat sa Diyos sa kabila ng kahirapan. Pero inosente si Job, walang alam. There is a controversy between his faithfulness. Sa kanyang pagtatapat, mayroong interesadong makikita o magiging resulta kung paano siya maglilingkod sa harapan ng Panginoon. Na? Magiging champion kaya si Job sa ikalawang pagkakataon? Na? At hindi lang yan. The whole universe observing what is happening. Na? Hindi pa pala natatapos ang labanan ni Satanas at ang Diyos sa pag-alis ni Satanas sa lahat ng ari-arian. Natatalo siya doon. At gusto ni Satanas na manalo siya sa ikalawang pagkakataon ng labanan. So, ang buong universe, ang lahat ng mga tao sa ibang planeta nakatingin ngayon sa sanlibutan. Sino kaya ang tama ngayon? No? Maaari kayang tama si Satanas na susumpain ni Job ang Diyos kapag gagalawin ni Satanas ang kanyang kalusugan? No? Maaari kaya na mananatiling magtatapat si Job sa kabila ng lahat. So, mapapansin ninyo, the whole universe observing what is happening. They were looking on earth. Who is right? God or Satan? That man served God not out of love, but because of self-interest. No? In self-interest ba ang paglilingkod ni Job? So when Satan poured from the presence of the Lord. Nang pinahintulutan ng Panginoon na gagalawin ang kalusugan ni Satanas, ni Job, si Satanas nagmamadali na umalis sa presensya ng Panginoon
mula ng kanilang counsel, nagmamadali si Satanas, pumunta siya kaagad kay Job. No? At anong ginawa niya kaagad? No? So went Satan forth from the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. At alam niyo kung ano ang kanyang ginagawa, no? Pagdating niya sa lupa, niligyan niya kaagad ng karamdaman si Job. Binigyan siya ng matinding bukol at sabi ng Biblia, mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang balunbun, ano? Mula sa kanyang, ano? Taluk, pinakaulo. Mula sa balunbunan niya hanggang sa pinakatalampakan na puno po ito ng mga sugat na walang kagalingan. Kung sa Bisaya pa, kabahong. No? Sugat na walang kagalingan na puno si Job ng maraming mga bukol. At anong ginawa ni Job sa verse 8? And he took him, he postured to scrap himself withal, and he sat down among the ashes. At alam ninyo, hinubad ni Job ang kanyang kasuotan sapagkat hindi siya komportable sa lahat niyang kasuotan. No? Yung mga abo, kinukudkod niya ang mga itim na ano ng ano at nilalagay ni Job at umuupo siya sa ibabaw ng abo. Ganon ang kalagayan ni Job, hindi na siya makasuot ng kasuotan, napuno siya ng bukol. At hindi lang 'yan. Kung ating babasahin ang Job 7:5, ang aking laman ay nabibihisa ng uod at libag na alabok. Ang aking balat na mamaga at putok-putok. No, napapansin ninyo, ito yung description ni Job sa kanyang kalagayan. At alam ninyo, mayroong isang sumulat patungkol sa buhay ni Job. Si Job ay napupuno siya ng uod. Sabi niya, ang aking laman na bibihisa ng uod. Inuudnan, hindi lang putok-putok ang kalagayan ng kanyang katawan, kundi napupuno po ito ng uod. At sa sulat ni Ellen G. White, mayroong mga pagkakataon na ang uod nahulog sa lupa. At tiningnan ni Job ang mga uod na nahuhulog sa lupa. Naawa si Job. At sabi ni Job, hindi kayo mabubuhay dyan. Dito kayo nabubuhay sa aking katawan. Pinulot niya isa-isa ang mga uod na nang doon sa kanyang naalis ang mula sa kanyang katawan. Kung ikaw siguro yon kapatid, bawat uod siguro kukunin mo, papatayin mo lahat ng mga uod. Pero napapansin ninyo si Job, pinagtiisan niya ang mga uod sa kanyang katawan. Hindi niya alam ang pangyayari. Pero bakit ito nang mangyayari? Marami siyang mga katanungan. Pero kahit uod na namumuhay sa kanyang katawan, mayroon siyang compassion sa mga uod. Pinulot niya ang mga uod at dito kayo nabubuhay, dito kayo mamamatay. Pinagtiisan niya ang kanyang kalagayan na ano? Pero napapansin ninyo, ang nagustuhan ko dito sa kasaysayan na ito, anuman ang gagawin ni Satanas sa katawan ni Job, hindi si Job mamamatay. Sabi ni nasa ibinigay ko sa iyong mga kamay. Huwag mo lang aalisin sa kanya ang kanyang buhay. Ano man gagawin ni Satanas sa katawan ni Job, ano man gililagyan man niya ng maraming uod ang kanyang katawan, si Job ay mananatili pa rin buhay. Hindi mamamatay. Yun ang kondisyon ng kanilang ginagawa. Pero napapansin ninyo, ano ang kasunod na nangyayari? Nang nakita ito ng kanyang asawa, hindi makatiis ang kanyang asawa. No? Siya ay nahabag at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Then his wife said to him, "Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die." Sabi niya. Ngayon nakikita mo ba ang iyong kalagayan? Ikaw ay napuno ng sugat na walang kagalingan. Inuuod ang iyong katawan. Maglilingkod ka pa ba sa iyong Diyos? Ano? Susumpain mo ang iyong Diyos at mamatay ka. At alam ninyo, sa kasaysayan na ito, ang asawa ni Job nagiging instrumento ng kaaway. Nagiging siyang instrumento sa lahat ng accusation ni Satanas. Job, ano? Sumpain mo ang iyong Diyos.
mamatay ka. Huwag ka nang magnanantili sa iyong integridad. Kasi ang pagtatapat sa harapan ng Panginoon, it is great integrity. No? Kung walang integridad, hindi tayo mananatiling tapat. Pero napapansin ninyo si Job. Ano ang sabi ni Job sa kanyang asawa? Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ba'y magsasalita na gaya ng pagsasalita sa hangal na babae? Katulad ng taong mangmang? Sabi niya, ano? Tumatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tumatanggap sa masama? Sa lahat ng mga at sa lahat ng ito ay hindi nagkakasala si Job sa kanyang mga labi. No, napapansin ba ninyo ang kasaysayan ng ating binabasa ngayon? Nang sabi ng kanyang asawa sumpain, pero sabi ni Job, no? Magsasalita ba maglilingkod ba tayo sa harapan ng Panginoon dahil lang sa kasaganaan at sa kasamaan iiwanan natin ang Diyos, no? Tumanggap pa lang tayo ng mabuti pagkasamaan hindi natin tanggapin, no? At sa mga salitang ito, sabi ng Biblia, si hindi nagkakasala si Job sa kanyang mga labi, no? Nagiging nananatili pa rin siyang ano? Kaya nga, pinamagatan ko ang kasaysayan na ito na Job was the champion of God. Ano man ang akusasyon ng kaaway kay Job, mananatili pa rin siyang tapat. At napapansin ninyo ang nawawala kay Job. Ating balikan ang mga bagay na nawawala. Sa pangalawang kapitulo kung saan si Job naghihirap. Ang una niyang paghihirap, ang kanyang ari-arian, inalis niya. Inalis ni Satanas. Pero nang naalis lahat niya, ito yung kasi yung accusation ni Satanas. Pag mawala si Job, wala ng ari-arian, hindi na yan maglilingkod sa iyo. Ganun ang mga tao sa lupa. Naglilingkod sila because of self-interest. Pero na, totoo ba na si Job, pag naalis ang kanyang ari-arian, hindi na siya maglilingkod? Hindi. Pero alam ninyo, sa mga tao ngayon, totoo yan. Maraming mga tao ngayon na pagwala ng ari-arian, bumagsak ang kanilang negosyo, ay ayaw nang maglilingkod sa Panginoon. Hindi totoo na mayroong Diyos. Ayaw ko nang maglilingkod sa Panginoon. Bakit ito nangyayari sa akin? No? Ito yung patunay na hindi sila nakapasa sa mga pagsubok. No? Ito yung mga accusation ni Satanas. Pangalawang accusation ni Satanas, gagalawin ang kalusugan. Pag ang tao hindi na malusog sa harapan ng Panginoon, bibigyan ng sakit ng cancer, ay hindi na maglilingkod sa Panginoon. No? Mapapansin ninyo si Job na nanatiling champion ng Panginoon. Anuman ang kalagayan ng kanyang buhay, magtatapat pa rin si Job. Kaya nga hindi katakataka na pwede siyang ipagmalaki ng Diyos kahit sa harapan ni Satanas. Sabi niyang Panginoon, wala nang kagaya niya sa lupa. Isang taong sakdal, natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. Ating i-review, ano bang nawala ni Job sa paglilingkod niya sa Panginoon? Una, no? Job loses his wealth. Ang nawala sa paglilingkod ni Job sa Panginoon, nawala ang kanyang kayamanan. Pangalawa, nawala ang lahat ng kanyang mga servant. Ang natitira lang niyang servant ay apat na lang. No? Pangatlo, nawawala ang lahat niyang mga anak. Pangapat, nawawala pati ang kanyang kalusugan, pati suporta ng kanyang asawa. At nirebuke niya ang kanyang asawa sa kalagayan niya. Job loses his earthly support. Job loses his friend and loses his relationship with God. Ah, napapansin ba ninyo, lahat ng koneksyon sa buhay, nawawala na lahat. Pero bagamat nawala lahat ang kanyang nawala man ang kanyang ari-arian, ang kanyang anak, katulong, kalusugan at suporta ng kanyang asawa, no, lahat ng suporta ng sanlibutan, lahat ng suporta ng kaibigan, pati ang kanyang relasyon sa Diyos nawawala. Job struggling for his relationship with God. And he is doubting that God has cursed him.
No? Isa sa kanyang pag-iisip na ang Diyos ay iniwanan na siya na mag-iisa. At hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung ano na ang nangyayari ng kanyang buhay. Marami siyang mga katanungan. Gusto niya ng kasagutan, ngunit walang kasagutan na kanyang nasusumpungan. No? At alam ninyo, everybody were forsaken Job. Are forsaken Job. At lahat niyang mga katanungan, walang nakakasagot sa kanyang katanungan. Hindi niya alam ang nangyayari sa kanyang kapaligiran, kung bakit ito nangyayari ng kanyang buhay. No? Alam ninyo, mula chapter 3 hanggang chapter 41 o chapter 37, no, walang nawala sa kasaysayan ang nawala si Job, nawala ang record patungkol sa Panginoon, nagiging silence ang Panginoon. Si Satanas, nawala. At alam ninyo, mula chapter 3 hanggang chapter 37, nagiging tahimik ang Diyos at si Satanas. At si Moses, nakasulat siya kung ano ang paghihirap ni Job. No? Si Job, alam ninyo, nang mula chapter 3, si Job ay maraming katanungan. Nais ko sa inyong babasahin ang sinulat ko sa screen na ito. In this chapter, Job cried out to God. He asked God to be his audience. He requested that God would give an explanation of what was happening, of everything. No? But there was a deafening silence and he cannot understand. No? Gusto niya na ang Panginoon ay magiging audience niya. Gusto niya tatanungin niya ang Diyos. Gusto niya na ang Diyos magkakaroon ng kasagutan. Gusto niya na ang Diyos magpapaliwanag sa lahat ng pangyayari sa kanyang buhay sapagkat hindi niya naintindihan lahat. Bakit nawawala ang lahat niyang ari-arian, mahal sa buhay, na ang kanyang tinatangkilik? Bakit walang natitira sa kanyang harapan? Ang natitira lang, nag-iisa sa kanyang buhay, ang kanya lang, ang kanyang kalagayan. Buhay na lang niya ang natitira at ang kanyang asawa. No? Pati kaibigan niya, itinalikuran siya. Job asked why it is happening to him. Even he offered a sacrifice for his children. No? Ginamit niya ang lahat niyang kayamanan para sa mga mahihirap. Bakit nangyayari ang ganitong buhay sa kanya? Maaari ding maraming mga tao na magtatanong, bakit ako ngayon na naglilingkod sa Panginoon, bakit ako naghihirap? Bakit ang Panginoon walang kasagutan sa lahat ng pangyayari sa aking buhay? At alam ninyo, maintindihan natin ito lahat kung ating pag-aralan ang controversy sa buhay ni Job. Sino ang nasa likod ng kanyang paghihirap? At alam ninyo, atin itong maintindihan o ating maunawaan kung ating maintindihan ang controversy sa buhay ni Job. Sino ang nasa likod ng ating paghihirap? Ano bang dahilan kung bakit tayo naghihirap? Dahil mayroong Diyos tayo na pinaglingkuran. At ang Diyos na ating pinaglingkuran, no? Kapag tayo'y ipagmalaki, kapag tayo'y magtatapat at ipagmalaki ang ating pagtatapat sa harapan ng Panginoon, mayroong challenge na mangyayari sa ating buhay. Mayroong pagmadaanan natin ang maraming paghihirap katulad ni Job. Kaya nga, mapapansin ninyo, mula chapter 3 hanggang chapter 37, mayroong isang napakalawak na katahimikan sa kalagitnaan ng Diyos at ni Satanas. At sa panahon ng yan, si Job ang nananatiling nag-iisa na ang kanyang pananampalataya ups and down. Nakakaranas ba kayo ng paglilingkod sa Panginoon na ups and down? Minsan ikaw, tumataas ang iyong kalagayan sa pananampalataya, maya-maya bumagsak na naman. Si Job, naranasan niya na siya po'y nagdududa. Si Job, gusto niya na pasagutin ang Panginoon sa lahat niyang mga katanungan, pero walang Diyos na sumasagot sa kanya.
At ito yung mga talata na ating mababasa sa kalagayan ni Job mula chapter 3 hanggang chapter 37. Sabi niya dito sa chapter 16 verses 10 to 11, "They gape me, no? They gape at me with their mouth. They strike me reproachfully on the cheek. They gather together against me. God has delivered me to the ungodly." Ito yung damdamin ni Job. No? Sabi niya, "They gape at me with their mouth. They strike me reproachfully to the cheek. They gather together against me. God has delivered me to the ungodly." Lahat niyang paghihirap, at sabi ng Panginoon, at siya ang dahilan. No? Ang lahat niyang pagdurusa ay sinisisi niya sa Panginoon na pinabayaan siya. No? Mapapansin din, "And turn me over to the hand of the wicked." Na pinabayaan ako na maibigay sa mga makasalanan. No? Mapapansin ninyo, ito yung sa 16:13, "His archers surround me. He pierces my heart and does not pity. He pours out my gall to the ground." Na mapapansin ninyo yung damdamin ni Job sa kalagayang ito. Sabi niya, my face has flushed from weeping, and on my eyelid is in the shadow of death. Although no violence in my hand, and my prayer is pure." No, mapapansin ninyo, kahit walang violence in my hand, my prayer is pure. Sabi niya, my face flushed from weeping, and on my eyelid is in the shadow of death. Sa kanyang kalagayan, ang kanyang mga mata ay in the shadow of death. Marami siyang mga katanungan sa kanyang buhay, bakit ito nangyayari sa akin? Nasa kabila ng aking pagtatapat, sa kabila ng aking panalangin na walang halong kasalanan, sa kabila ng pagtatapat ng aking mga kamay, iniingatan ko itong hindi magkakasala, bakit ako naghihirap ng ganito? No? Marami siyang mga katanungan. Sabi niya, my friends scorn me. No? My eyes poured out tears to God. Ang mga kaibigan ng inaasahan kong makakatulong sa akin, pinagbintangan pa akong isang makasalanan. No, mapapansinin ninyo, umiiyak si Job araw at gabi sa kanyang kalagayang kahirapan. Hindi niya naintindihan lahat. Sapagkat siya ay inosente sa controversy between good and evil. Sapagkat siya ay namumuhay ng isang perpekto sa planetang ito. At ito yung dahilan ng kanyang paghihirap. Ang dahilan lang, siya ay nagiging tapat sa harapan ng Panginoon na nakatira siya sa planeta kung saan si Satanas ang nagahari. At ang kanyang pagtatapat nagiging object sa harapan ni Satanas, nagiging object of trials. Kususubukan ang kanyang buhay dahil siya ay nagtatapat. At alam ninyo, ang pagiging sakdal, ang pagiging perpekto sa harapan ng Panginoon, it takes courage. Kung kayo ay maglilingkod na sakdal sa harapan ng Panginoon, maranasan ninyo ito. Pero lo and behold, mayroon tayong halimbawa na makikita na sa kabila ng kanyang kalagayan na nanatiling tapat at walang iba, si Job. Sabi ni Job sa 9 to 11, "He has stripped to my glory and taken the crown from my head. He break me down on every side and I'm gone. My hope, he has uprooted me. He uprooted like a tree." Sabi niya, inalis, no? My hope has, he has uprooted like a tree. Ang pinakapag-asa niya, ibinunot ito mula sa kanya. No? Mapapansin ninyo, lahat ng gaya niya, inaasahan niya, nawala sa kanya. Mapapansin ninyo, ito yung kanyang kalagayan. Ito yung kanyang damdamin kung ano mayroon si Job. Sabi niyo, "He has also kindled his wrath against me, and he count me as one of his enemies." No, mapapansin ninyo, sa halip na
sa halip na siya ay lalapit sa Panginoon. Pero sabi niya, ang Panginoon ay, He kindled His wrath against me. He count me as one of His enemies. No? Sabi niya, sa kanyang kalagayan, wala na siyang malalapitan. Pati ang Diyos ay inaakala niyang iniwanan na siya, pinabayaan na siya, binigay na siya sa kanyang mga kaaway at pinabayaan. Si Job, marami siyang mga katanungan. Marami siyang pagdududa, bakit ito nangyayari sa kanya? Pero, ano lang yan? Normal yan sa isang tao na katulad ni Job at katulad ko, katulad ninyo. At kung maranasan ninyo yan, maaaring ganun din ang inyong gagawin. Sapagkat hindi madali sa buhay ni Job ang mamumuhay ng ganun. Know then that God has surrounded me. He has surrounded me with His net. If I cry out concerning wrong, I am not heard. If I cry aloud, there is no justice. Sabi niya, kahit ako'y sisigaw concerning wrong, I am not heard. Walang kabuluhan ang aking kalagayan ngayon. Sisigaw man ako, walang sasagot. No? At kung sisigaw man ako for just, there is no justice. Oh, that I know where I might find Him. No? At that I might come to His seat. No? Kung alam ko lang kung saan ko siya masusumpungan. Sabi niya, that I might come to His seat. No? Mapapansin ninyo, patungkol sa judgment. No? Mapapansin ninyo kung malaman ko lang kung saan daw niya masusumpungan ang Diyos, ay haharap siya sa kanyang upuan. No? I would present my case before Him. At ipipresent daw niya lahat ng kalagayan niya. I will fill my mouth with argument. Ito yung layunin ni Job na kung malaman ko lang kung siya saan pupuntahan ko siya. I would present my case before Him. I will fill my mouth with argument. Gusto niya makipag-argue sa harapan ng Panginoon. I would know that the word which He would answer me and understand what He would say to me. At upang malaman ko ang mga isasagot niya sa akin at maunawaan ko ang kanyang sasabihin. I cry out to you. Ito yung sabi ni Job sa 30:20-21. Sumigaw siya sa Panginoon. I cried out to you, but you do not answer me. I stand up and you regard me, but you have become a cruel to me. With the strength of your hand, you oppose me. Ito yung damdamin. Ito yung kanyang kalagayan. Ito yung pagtingin niya sa harapan ng Panginoon. No? Marami siyang nagnanais siya ng Panginoon, magiging audience niya, sasagutin siya ng Panginoon sa lahat ng pangyayari. Marami siyang itatanong sa Diyos bakit nangyayari ito sa kanyang buhay. No? Marami siyang pangapagduda bakit ito ang nagiging kalagayan sa kabila ng kanyang pagtatapat. Sa 9-13 ng Job 30, and now I am their taunting song. Yes, I am their bywords. They abhor me. They keep far from me. They do not hesitate to spit in my face. No, ito yung because he has lost my boasting and afflicted me. They have cast off restraint before me. At my right hand and trouble arises. They force away my feet. Ito yung and they raise against me their way to destruction. They break my path. They promote my calamity. They have no helpers. And if I have walked with falsehood, and if my foot has hastened to deceit, let me wait in a balanced scale that God may know my integrity. At si Job, at alam ninyo sa kalagayan ni Job, nagnanais siya na maharap niya ang hukuman ng Panginoon at magpatimbang siya uli sa matuwid na timbangan upang mababatid ng Diyos ang kanyang pagtatapat. No? Let me wait in the honest scale that God may know my
integrity. Nagnanais pa rin si Job na sa kanyang kalagayan, may pakita pa rin niya sa bandang huli na anuman ang kanyang kalagayan, siya po'y nananatiling tapat at hindi humihiwalay sa Diyos. Pero marami lang siyang mga katanungan sa kanyang buhay. Bakit ito nangyayari? Oh, that I had one to hear me. Here is my mark, that the Almighty would answer me, that my persecuted prosecutor had written on a book. Sabi ni Job, ito lang ang kanyang layo, ito lang ang kanyang mungkahi. Oh, that I had one to hear me. Here is my mark. Oh, that the Almighty would answer me. Sabi niya, nagnanais niya ng Panginoon sasagutin siya, that my prosecutor had written in a book. Na napapansin ba ninyo, ang Job, ito po'y patungkol sa judgment. Mayroong book of record. Ang mga prosecutors niya, nila isusulat ang kanyang kalagayan sa isang aklat. No? Mapapansin ba ninyo, sa kabila ng kalagayan o karanasan ni Job, bumigay kaya ang kanyang pananampalataya? Sa pananampalataya niya, sa pagtatapat ang kanyang sa kanyang integridad sa harapan ng Panginoon, nananatili ba ito sa kanya at hindi ito bumigay? Na bumigay siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon? No? Ito ba'y isang indikasyon na sa lahat niyang mga katanungan, gusto niyang maunawaan ang mga bagay na hindi naunawaan sa bandang huli ng kanyang paglilingkod? Bumigay ba ang kanyang pananampalataya? No, hindi. At alam ninyo, mababasa natin sa aklat ni Job. Ito yung popular. Maaring nabasa na ninyo at inyong nagugustuhan ito na talata. Isa sa mga popular na paborito kong talata sa aklat ni Job ay ito, yung Job 13 verse 15. Sabi ni Job, though he slay me, yet will I trust him. Even so, I will defend my own ways before him. Sabi ni Job, kahit ako'y papatayin niya, ako pa rin maglilingkod sa kanya. Kahit ako'y papatayin niya, mananatili pa rin akong tapat sa kanya. Nang nabasa ko itong aklat ni Job na ito, si Job ay, nang naglilingkod si Job sa harapan ng Panginoon, katulad ang kanyang kalagayan, katulad ng alaga nating aso. Napapansin ba ninyo ang alaga nating aso, kahit patayin mo ang sarili mong aso, hindi kanya iiwanan. Bakit? No? Ikaw ang kinikilala niya at mayroon siyang loyalty. At ito din sa kalagayan ni Job. Bagamat naranasan niya, mayroong ups and down ang kanyang feelings. No? Mayroong siyang mga pagdududa, at alam ninyo ang buhay ni Job katulad sa buhay ni Jesus. Napapansin ba ninyo si Job at si Jesus habang siya nanalangin doon sa Gethsemane? Sabi niya, no, habang si Jesus Christ nandun sa cross, nandun sa Gethsemane, habang siya nanalangin sa Gethsemane, Panginoon, Ama, kung pahintulutan mo na kung palampasin mo ang kupang ito na hindi ito mangyayari sa ngayon, loobin mo. Pero ang iyong kalooban ang mangyayari. Gustong bibigay ang pananampalataya. Gustong bibigay si Jesus na wag muna itong mangyayari. Pero ang iyong kalooban ang mangyayari. Napapansin ba ninyo doon si Jesus doon sa cross? Sabi ni Jesus Christ, Father, habang siya naghihirap sa matindi na paghihirap, bago siya uminom ng suka, no? Bago siya pinainom ng binigar, sabi ni Jesus Christ, Father, why have you forsaken me? No? Sa kalagayan ni Job, naranasan din ni Job ito, na pinabayaan siya ng Job, pinabayaan siya ng Diyos. Naranasan niya, may ang kanyang damdamin ay nabagbag na hindi niya makakayanan. Nadadaman niya na siya po'y pinabayaan na ng Diyos, kinalimutan sa kabila ng kanyang pagtatapat sa harapan niya. Pero napapansin ba ninyo yung pananampalataya ni Jesus? Nagkakaroon din siya ng ups and down. Pero, and Father, unto your hand I commit my spirit.
Pero sa bandang huli, si Jesus Christ ay sinisigaw niya, Ama, sa mga kamay mo, pinagtagubilin ko ang aking espiritu. Sa buhay ni Job, ganun din ang pangyayari. Bagamat marami siyang mga katanungan sa mga talata na ating nababasa, gusto niya na ang Diyos haharapin siya, sasagutin siya, bakit siya pinabayaan ng Panginoon sa bandang huli. Ang sinasabi ni Job, kahit ako'y papatayin niya, maglilingkod pa rin ako sa kanya. Ano? And even so, I will defend my own ways before him. At pananatilihin niya ang kanyang pagtatapat sa kanyang harapan. At hindi lang yan, na kahit, sabi ni Job, na kahit ako'y papatayin niya, ako'y maglilingkod. Bakit? Nang nakita ni Job ang kanyang kalagayan na kinakain na ng mga uod, alam ni Job na siya'y mamamatay. Akala ni Job, magdadala na ito sa kanyang kamatayan. At sa kanyang kalagayan, tumapang ng tumapang ang kanyang kalagayan. Kung ako'y mamamatay, ano ang magiging kahantungan ng aking buhay? Kaya nga sabi ni Job, kahit ako'y papatayin niya, ako pa rin ay mananatiling tapat. No? Sa 19:25, For I know that my Redeemer liveth, and he shall stand at the latter days upon the earth. Ito pala yung alam ni Job. I know that my Redeemer liveth, and he shall stand at the latter day in the earth. Alam ni Job na sa huling bahagi ng kapanahunan ng sanlibutan, ang Diyos ay tatayo sa lupang ito. At sa verse 26, And though after my skin wounds destroy this body, yet in my flesh I shall see God. No? Sabi niya, napapansin ninyo yung verse 26? Na pagkatapos kakainin ako ng uod na ito, no? After the skin wounds destroy this body. Kasi akala niya mamamatay na siya, nakinain siya ng uod. Yet, my flesh shall I see God. Sa huling mga araw na tatayo ang Panginoon sa planetang ito, ang aking katawan, itong katawan kong mismo, makakakita ito sa Diyos. Sabi ni Job, whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another, though my reign be consumed within me. Sabi niya, at ang katawan kong ito makakakita sa kanya, makakakita sa akin. And mine eyes shall behold, not another. Ang akin mismong mga mata makakakita sa Diyos kapag tatayo na siya sa huling kapanahonan. At alam ninyo, si Job naglilingkod. Alam niya na ang kasanlibutang ito matatapos. At kahit kinakain ng uod ang kanyang katawan, kahit binigyan siya ng bukol ng kaaway na si Satanas, ay kahit anuman ang kanyang kalagayan, siya po'y mananatiling tapat. Sabi niya, no? Alam ko na ang Panginoong Diyos tatayo sa huling kapanahunan. At ang katawan kong ito tatayo sa kanyang harapan at makakakita sa kanya. No? Kahit kakainin siya ng uod, pagkatapos mo, kakainin siya. At alam niyo kung bakit ito ginagawa ni Job, isa sa paborito na talata ko na aking nababasa sa aklat ng Job, ay ang Job 29 verse 18. Ano bang dahilan kung bakit siya nagtatapat? Na ganito na lang ang kanyang pagtatapat sa harapan ng Panginoon. Alam ni Job, ang buhay natin dito sa lupa ay maiksi lang. Si Job, namumuhay lang siya ng 100 plus. No? Hindi ako, 140 namatay si Job. Mapapansin ninyo, pero ano ba ang pangarap ni Job sa buhay na ito? Kontento lang ba siya sa edad na yan? No? Sa 29 verse 18, Then I said, I shall die in my knees, and I shall multiply my days as the sun. Sabi niya, mamamatay ako sa aking pugad at pararamihin ko ang aking mga kaarawan katulad ng buhangin. Mamamatay man ako sa buhay na ito, maubos man lahat kong ari-arian, maubos man lahat ng ang aking mga anak, katulong ang aking asawa, mawawala, magkaibigan, mawala silang lahat.
hinmananatili siyang lingkod ng Panginoon sapagkat isa lang ang pangarap ni Job. Pararamihin ko ang aking mga kaarawan katulad sa buhangin. At mangyayari lang yan na pararamihin niya ang kanyang mga kaarawan kapag siya ay mananatiling tapat, kapag siya ay mananatiling lingkod ng Panginoon. At ito po ang dahilan na si Job nagiging champion sa harapan ng Panginoon. At wala nang katulad niya. No? Naalala ko sa Biblia, wala nang ibang pinagmalaki, tao na pinagmalaki ng Diyos sa harapan ni Satanas, no other than Job. Ang kanyang integridad hindi mababago sa kanya. Anong kadahilanan? Sapagkat, at alam ninyo kung bakit sinusubukan si Job? Isa lang ang dahilan. He know it the way I take. When he tried me, I shall comfort a school. No? Bakit siya sinubukan ng Panginoon? Bakit siya sinubukan ang kanyang buhay ng ganito? Dahil sa kanyang mga salita. Alam niya ang daan na aking nilalakaran. At pagka kanyang nasubok ako, lalabas ako na parang ginto. Kaibigan, kumusta ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Si Job nagsasalita ng ganito at nangyayari sa kanyang buhay. Sabi niya, alam niya ang daan na aking nilalakaran. Kumusta ang daan na ating nilalakaran ngayon? Daan ba ito patungo sa kabanalan, patungo sa pagtatapat sa ating Diyos? No? At kung pagka kanyang nasubok ako, pagka nasubok niya kayo, lalabas ka kaya dyan sa iyong nilalakaran katulad ng ginto, katulad ni Job? Ito yung pinakamalaking challenge ng ating buhay. Pero kung mangyayari ang pagsubok sa ating buhay, isang estratehiya lang ang gagawin natin. Katulad ni Job, anumang pagsubok na iyong maranasan, hindi ka mamamatay. Mananatili kang buhay. At tatayo ka sa harapan ng Panginoon na hindi matitinag sapagkat sa pagsubok na iyong maranasan ay lalabas ka na parang ginto. At alam ninyo, ang paglilingkod bilang perpekto sa harapan ng Panginoon ay hindi ito madali. Habang sinisermon ko ito, ang sermon na ito sa Puting Kahoy, mayroon isang elder na lumalapit sa akin. Sabi niya, John, mag-ingat ka. Sapagkat ang iyong sermon ngayon, ikaw ay target ng kaaway. No? Kapag ikaw ay magtatapat sa Diyos, mag-iingat ka. Sapagkat ang Diyos hindi matutulog sa iyo hanggat ikaw mabubuhay. Pero isang nagpapasalamat ako sa kasaysayan ni Job na bagamat mayroong pagsubok sa ating buhay, mayroong Diyos na nakatingin at nagkontrol sa lahat ng mga bagay. Ano man ang karanasan ni Job, hindi niya pwedeng tapusin ang buhay ni Job. Sapagkat hawak siya ng Diyos. Ang pinahintulutan ng Diyos sa kaaway ay pagsubok lang. At naalala ko si Apostol Pedro. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad ay kayong lahat tatalikod sa akin, walang matitira. Pero anong sabi ni Pedro? No? Ay, naalala ko, ito yung si Pedro nasusubukan dahil din sa kanyang salita. Si Job nasusubukan dahil sa kanyang pananalita. Pagka kanyang nasubok ako, lalabas ako na parang ginto, matindi ang pagsubok ni Job. Pero si Pedro, ito yung sabi ni Jesus Christ, and he said unto them, no? Iiwanan ninyo akong mag-iisa, kayo lahat, tatalikod kayo. Pero si Pedro, nagmamayabang. Ito yung sabi ni Apostol Pedro sa Lucas 22 verse 33. He said unto him, sabi niya kay Jesus Christ, Lord, I am ready to go with thee, both in prison and in death. Pero sabi ni Pedro, sinasabi mo na kaming lahat ay aalis, walang matitira, tatalikod sa iyo. Hindi yan mangyayari, Panginoon. Sapagkat nakahanda na ako ngayon to go with thee, no? Ready to go with thee, both in prison and in death. Pero anong sabi ni Jesus Christ sa 31? And the Lord said to Simon, Simon, behold, Satan
has desired to have you, that he may sip you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. No? Sabi ni Jesus Christ kay Pedro, Pedro, wag kang magmamalaki. Sapagkat si Satanas ay hinihingi ka mula sa aking mga kamay upang ligligin ka niya. Katulad ng isang trigo na ano, nakalagay doon sa ligligan. No, alam niyo, kapag ang isang mananampalataya magmamayabang. At alam niyo kung sinong hihingi sa ating sa kamay ng Diyos, si Satanas. Katulad ni Pedro, nagmamayabang. Lord, I am ready to go with thee in prison and in death. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Hiningi ka sa akin ni Satanas upang ligligin, no? Katulad ng isang trigo. Pero ako'y nanalangin sa iyo na ang iyong pananampalataya ay hindi matitinag. Pero kapag ikaw ay magbalik loob, palakasin mo ang iyong mga kasama. Ito yung sabi ni Jesus Christ. Kapag ikaw ay makumberte, at alam ninyo, pinag-aralan ko ang buhay ni Pedro, 3.5 years nakasama sa ministeryo si Pedro. Alam ninyo kung kailan lang siya na-converted. Kailan lang siya na-convert sa kanyang kalagayan nang tumilaok lang ang manok sa kanan na kumberte si Apostol Pedro. No? Marami pa lang mga mananampalataya sa iglesia na hindi na-converte katulad ni Pedro. Marailang taon na sa simbahan pero hindi na-converte. Pero si Pedro nung narinig niya ang talaok ng manok, that's the time na he was converted unto the Lord. No? Pinalakas niya ang kanyang mga kasama. At doon na siya nababago ang kanyang buhay. Ganun mga kapatid ang ating paglilingkod. Sa paglilingkod sa Panginoon, huwag kayong magsasalita ng mga pangahas na salita na hindi ninyo kaya. Kung loobin ng Panginoon, kung ipagkaloob ng Panginoon, mangyayari. Kasi sa Kanya lamang tayo mayroong lakas. Wala tayong kakayahang magmamayabang. Kasi ang ating kaaway ay hindi basta-bastang kaaway. No? Hindi natin kayang labanang mag-isa ang kaaway ng Diyos. Na mapapansin ninyo, kailangan po ba talaga na maranasan ng ganitong uring paghihirap ng mga anak ng Diyos na gahangad na mamumuhay na isang perpekto sa harapan ng Panginoon? Ibig mong bang sabihin, Brother June, kung gusto kong kung magsisikap ako na magiging perpekto na buhay, maranasan ko ba ang mga pagsubok na ito? Yes. Totoo yan, kapatid. Bakit natin kailangang maranasan? Ito yung sulat ni Apostol Pablo. No? May mga pagsubok man tayo, maring hindi katulad ni Job. Matindi kasi yung pagsubok na katulad ni Job. Kasi ang pagsubok na katulad ni Job ay hindi talaga matitinag yung kanyang pagsubok. No? Ang kanyang buhay, ang kanyang pagtatalaga, ang atin kasing pananampalataya, hindi magkakaibang level. Pero kung maranasan na natin ang perfection, ay maghanda ka. Kasi kasama sa proseso sa perfection na nais natin, ay makaranas tayo ng matinding pagsubok. No? Bakit kailangan nating maranasan ito? Sabi niya, kailangan ba nating maranasan ang ganitong uring pagsubok? Ito yung sabi ni Apostol Pablo. Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. No? Kailangan mangyari ito sapagkat lahat ng mamumuhay na maka-Diyos sa harapan ng Panginoon, kailangan mamumuhay ng ano? Kailangan silang ano? They will suffer persecution. At alam ninyo, ang ating paglilingkod ngayon, walang persecution na nangyayari. Tayo po'y namumuhay na ano? Yung komportable sa sanlibutan. Tayo po'y namumuhay sang-ayon sa pamumuhay ng sanlibutan. Kaya nga, walang persecution. Pero kapag tayo'y mamumuhay na hiwalay sa sanlibutan, ipapakita natin ang ating buhay na nasa kaliwanagan, yan, magka-problema. Sapagkat tayo ay makaranas ng persecution. No? Sa sulat ni Apostol Pedro, sa unang Pedro 1:7,
kailangan natin ang pagsubok. Bakit? That the trials of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it may be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory of the appearing of the Lord Jesus Christ. Kailangan pala natin ang matinding pagsubok sa ating buhay sapagkat nagnanais ang Diyos na ma-refine, magiging pure ang ating pananampalataya. At nakakatulong ito sa ating pananampalataya ang pagsubok. At alam ninyo kung ang pananampalataya na walang pagsubok ay ano ito? Katulad ito sa ginto na hindi na-purify sa fire. Kailangan ang ating pananampalataya ma-purify sa fire. No? At sabi niya, that the trial of your faith being much more precious than fine gold. Kung mayroon ngang mga ginto ay ipipurify siya sa apoy. Ako'y nakakaranas namimili ng mga graba para gagawing ginto. Nung doon ako sa Tibuli, no, sa lugar sa mayroong gold mining noon, ay namimili ako ng mga graba. Sabi ko, bibili ako ng mga graba doon sa minahan para maranasan ko lang paano ang pag-process sa ginto. Bumili ako ng 7 bag. At dinala ko doon sa bulmilan, pinabulmil ko. At pagkatapos na bulmil ang mga graba ay binibiling nila, no? Yung mga putik na hinuhugasan, nilagyan ng mercury. At ang 7 bag na nabili ko, ang lang niya para lang ng daliri na mercurize. Sabi ko, anong gagawin ko nitong ginto na ito na maliit na nabili ko ng mga mula sa nabili ko ng mga graba? Sabi niya, dadalhin mo ito sa lutuan, yung namimili ng ginto. Nung dinala ko doon sa lutuan, ginamit nila acetylene lang. Pinasindihan yung apoy ng acetylene, pagkatapos ay sinusunog yung ginto na mercurize. At pagkatapos, lumalabas na ang makinang na kulay. Ang kulay ng mercury ay nagiging tumatalsik, nagiging itim, nililipad, no? Pero ang ginto ay natitira dahil sa matinding init ng apoy. Ganun po ang ganun po ang proseso ng ating pananampalataya. Sa totoo lang, walang mga mananampalataya na makapunta sa langit na walang pagsubok. Kabahagi ng ating paglilingkod sa Panginoon ay ang trials ng ating pananampalataya. Sapagkat pinahintulutan ito ng Panginoon, sapagkat ang pananampalataya natin, ito yung nagpapatibay na lalo tayong lumalapit sa pagkapit natin sa Panginoon. Nang dumating ang pagsubok ng ating buhay, lalo tayong nagtitiwala sa kanyang mga pangako. At dito, naaalis sa atin ang ating mga kahinaan. Na mapapansin ninyo, kaya nga katulad sa ginto, makakaranas ng though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of our Lord Jesus Christ. Halimbawa, si Joseph, sino bang mga sakdal, sino bang mga banal na tao sa Biblia na hindi nakaranas ng pagsubok o trial sa buhay? Diba si Joseph, mula sa kanyang kabataan hanggang siya ay namatay, wala kang mababasa na si Joseph nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Pero anong mga pagsubok na naranasan ni Joseph? Bago siya nilagay ng Panginoon sa palasyo sa Egypt, kailangan niya munang ihulog sa balon. No? Kasi pagsubok yun ang kanyang buhay. Pero saan nagdadala sa kanya ang pagsubok ni Joseph? Nang hinulog siya ng kanyang mga kapatid doon sa balon, hindi ba ninyo alam ang kanyang direksyon papunta sa kaharian? No? Pero kung wala yung paghulog sa balon, hindi siya makapunta sa kaharian ng Ehipto. Ganun po ang ating pananampalataya. No? Si Daniel, hindi ba ninyo na si Daniel, no, ang kanyang mga kasama ay tinapon doon sa pugon, si Daniel tinapon doon sa leon. Bakit kailangan si Daniel ay makakaranas noon? Bakit kailangan siyang
patunayan ang kanyang pagtatapat. Kasi kabahagi ng buhay ng mga banal na siya po'y mga masusubukan. No? Si Joseph, si Daniel, ito po yung ating halimbawa. No? Normal sa lingkod ng Panginoon ang manghina at magduda. Katulad ni Elias at ni John the Baptist. At alam ninyo, si Elias habang siya nandun sa kuweba, sabi niya, ang sigaw ni Elias, Panginoon, patayin mo na ako. Nanghina si Elijah. Ako na lang ang nag-iisang naglilingkod sa iyo. Bumaba ang anghel, pinalakas ang loob ni Elijah. No? Bakit? Nanghina, gusto na ni Elias na hindi na magpapatuloy sa gawain. Nanghina siya. At marami sa mga lingkod ng Panginoon, katulad ni John the Baptist, nagkakaroon siya ng pagduda. Nang siya ay nakulong sa kulungan ni Herodes, sabi ni John the Baptist sa kanyang mga alagad, pumunta kayo kay Jesus. Tanungin ninyo siya, siya na ba umaghintay pa kami ng iba? Siya na ba ang aming hinihintay umaghintay pa tayo ng iba? Sapagkat nagdududa siya. Nung siya ay nakulong sa kulungan, walang ginawang paraan si Jesus na siya ay makalaya mula sa kulungan. Kaya nga minsan tayo, mga lingkod ng Panginoon, dumating ang pagdududa. Si Job, nagdududa din sa Panginoon. Sa kanyang kalagayan, marami siyang mga katanungan. Tayo din, ang ating paglilingkod ngayon, bakit ito nangyayari sa akin? Pero napapansin ba ninyo? In the midst of your many questions, many doubts, but there is a deafening silence. Walang kasagutan. No, napapansin ba ninyo yan? Kasi kabahagi ito sa ating paglilingkod sa harapan ng Panginoon. We are part in the testing time. Susubukan tayo ng kaaway sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Pero ipagpatuloy lang ninyo ang inyong pagtatapat. Hindi yan magtatagal. Papalitan yan ang pagpapala. Napapansin ba ninyo sa Biblia, lahat ng nakaranas ng mga pagsubok, naranasan nila ang lahat ng uri ng paghihirap. Pero ang nagiging katapusan? Si Joseph. Nag-umpisa siya ng hinulog sa balon papunta sa kay Putipar. Inalagaan niya ang sambahayan ni Putipar. Pumunta siya sa kulungan. At nang lumabas siya sa kulungan, pumunta sa kaharian, bumalik pa ba siya sa paghihirap? Wala na. No, napapansin ninyo, sinang si Daniel, nagpas siya na siya'y magtapat na hindi magpahawa sa pagkain at inumin ng hari. Nakaranas sila ng pagsubok. Ang kanyang mga kasama, sinubukan, si Daniel sinubukan. Pero pagkatapos sa pagsubok, inilagay sila ng Panginoon on the top. Bumalik pa ba sila sa kalagayang sinubukan? No, hindi na. Kasi ang pagsubok natin, kaisang bisis lang ito maranasan sa ating buhay. Si Job, naranasan niya ang pagsubok sa kanyang buhay. Isang bisis lang niyang naranasan. Ganon din ang paglilingkod natin sa Panginoon. Ang karanasan natin sa paghihirap, ang karanasan ng ating pagsubok, isang bisis lang natin itong maranasan. Pero kapag katapos natin dito, matatanggap na natin ang lahat ng pagpapala ng Panginoon. Sana ganito ang ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag na tayong mag-question sa Panginoon. Ang atin lang titiyakin ang ating mga gawain sa harapan niya. Huwag na tayong magdududa sa kanyang harapan. Subok na natin ang Diyos na ating pinaglingkuran. Siya ang Diyos na nagngangasiwa sa buhay ni Joseph, ni Daniel, ni Job, at sa lahat mang mga patriarka, mga propeta na lingkod na tapat ng Panginoon. Sa huling bahagi ng kanilang buhay, nilagay sila sa Panginoon undatap. Sapagkat sila ay nananatiling tapat sa kabila ng maraming pagsubok. Sana ganun din ang magiging buhay natin. Sa The Great Controversy, ito yung sulat ni Ellen G. White, na kailangan natin maranasan ang pagsubok sa anong kadahilanan. No? The Great Controversy, page 621. Ito yung paliwanag ni Ellen G. White sa pagsubok sa bayan niya, katulad ni Daniel. No? Their affliction is great. The flames of furnace seem about to consume them, but the refiner will bring them forth as gold tried in the fire. God's love for His children during the period of their severest trials is as strong and tender as in the days of their sunniest prosperity.
but it is needful for them to be placed in the furnace of fire. Their earthiness must be consumed, that the image of Christ may be perfectly reflected. No, naintindihan ninyo? At dito ko rin naunawaan sa sulat ni Ellen G. White na ito kung bakit ang bayan ng Diyos, bakit ang mga taong tapat kailangan maranasan nila ang pagsubok. No? Na matinding pagsubok. At ito yung nagugustuhan ko. But it is needful for them to be placed in the furnace of fire. Their earthiness must be consumed, that the image of Christ may be perfectly reflected. Gusto pala ng Diyos na alisin ang ating pagkataong makalupa. Maalis lang niya ito kapag tayo'y makaranas ng pagsubok. Ang ating pagka makasanlibutan, maalis lamang ito kung tayo'y makakaranas ng pagsubok. No? Ang mga rumi na nakadikit sa atin, maalis lamang ito ng Diyos kung tayo'y makakaranas ng pagsubok. Pinahintulutan ng Panginoon ang pagsubok sa ating buhay upang mapuporma ang image of Christ in us. Upang magiging epektibo tayong magiging refleksyon sa buhay ng Panginoon sa sanlibutan. Napapansin ba ninyo si Joseph, si Daniel at si Job pagkatapos sa kanilang pagsubok? No? Ang kanilang buhay nagiging kakaibang buhay sapagkat naiabot na nila ang kaistado ng perfeksyon. At ang estado na nila, nasisilyuhan na sila ng Panginoon na naabot na nila ang pagiging champion ng Panginoon na anuman ang mangyayari sa kanilang buhay, hindi na ito mababago sapagkat natatapos na ang gawain ng Panginoon sa kanilang buhay. Tandaan ninyo, ang buhay natin sa paglilingkod natin, ang ating perfection, hindi po natin ito gawain. Gawain po ito ni Jesus Christ sa ating buhay. At matatapos lang ang gawain ni Jesus Christ kapag maranasan natin ang pagsubok sa ating buhay. Kapag mayroong pagsubok sa ating buhay at ang buhay natin ay ating itatalaga, Panginoon, alam ko na ang mga pagsubok ay maranasan ko. Alam ko na ang mga pagsubok na ito ay dadaan sa aking buhay isang bisis. At pagkatapos nito, ay magiging ginto ako sa iyong harapan. Palampasin mo ako sa pagsubok na ito na isang matatagumpay ninyong anak. At mapapatunayan ninyo at baguhin ninyo ang aking kalagayan katulad ng inyong larawan upang madala ko ang inyong larawan sa sanlibutan. Sana ito ang ating magiging panalangin ng ating buhay. Huwag kayong manghihina ng inyong pananampalataya kapag kayo ay makaranas ng pagsubok katulad ni Job. Normal sa atin na maranasan ito sapagkat tayo'y nakatira sa planeta kung saan nandoon ang accuser ng Panginoon, nandoon ang accuser of the brethren. No? Every now and then, tinitingnan ang ating mga sinasabi, sinasalita, sinasabuhay at ligligin tayo sa ligligan ng pagsubok pero mananatili tayong tapat sa harapan ng Panginoon. No? Napapansin ninyo, Chapter 3 hanggang chapter 37, nagiging mayroong deafening silence. Naranasan ni Job ang mahabang mga kapitulo ng mga pagsubok mula chapter 3 hanggang chapter 37. At alam ninyo, maraming mga katanungan si Job. Gusto ni Job na sasagutin siya ng Panginoon. Gusto ni Job na haharapin siya ng Panginoon na marami siyang mga katanungan. Pero napapansin ba ninyo, sinagot ba ni Diyos ang kanyang mga katanungan? Yes. Sa chapter 38, hindi nananatiling tahimik ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ay humarap kay Job, no? Nagsasalita at ito yung sagot ng Diyos kay Job sa marami niyang mga tanong na ating binabasa kanina. Then the Lord answered Job. Sinagot niya si Job. Out of the real worm. No? Real wind. Sa isang ipo-ipo, ang Panginoon nakipag-usap kay Job sa isang ipo-ipo and said, "Who is this who darken counsel by words without knowledge?
Now prepare yourself like a man. I will question you and you shall answer me. Ito naman. Kanina, si Job ang maraming mga tanong kasi marami siyang tanong sa dahilan ng mga pagsubok. No? Gusto niya na ang harapin siya ng Panginoon. Ngayon, hinarap na siya ng Diyos. No? Nang humarap na ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng ipo-ipo, sabi niya dito, who is this who darken counsel without knowledge? Sino ba itong nagpapalabo ng kanyang payo na walang kaalaman? No? Prepare yourself. Sabi niya, tumayo ka na katulad ng tao, bigisan mo ang iyong baywang. And I will question you and you shall answer me. Ngayon ang Diyos na ang magtatanong. No? At si Job na naman ang magsasagot. Sa verse 40, sabi ng Panginoon ulit, moreover, the Lord answered Job and said, shall the one who contend with the Almighty correct him? He who rebukes God, let him answer it. Kasi, nirebuke niya ang Panginoon. So, sabi niya, moreover, the Lord said, shall the one who contend with the Almighty correct him? Pwede kaya nating i-correct ang Panginoon? No? He who rebuke God? No? Sagutin ito. Na mapapansin ninyo, ang pinag-aralan ko mula 38 hanggang 39, puro question mark yan. No? Maraming mga tanong, mayroong series of question. At alam ninyo, yung creation ng Panginoon sa Genesis in proper order. No? Ano bang unang ginawa ng Panginoon sa unang araw? Yung liwanag. At alam ninyo, mayroong question ng Panginoon patungkol sa liwanag. Saan ka nang ginawa ko ang liwanag? No, in proper order. Anong kasunod na ginagawa ng Panginoon sa ikalawang araw? Yung tubig. May question din doon ng Panginoon sa katubigan. No, saan ka nung ginawa ko ang boundary, yung mga hangganan ng tubig? No, yung kanilang pinagmulan. No, saan ka? At alam ninyo, lahat ng mga tanong, mayroong series of question. At saan ka? Pangatlong araw, anong ginawa ng Panginoon? No? Yung lupa, yung pundasyon ng lupa, paano ginawa ng Panginoon? Ikaapat na araw, yung mga ibon. No? Mapapansin ninyo, may tanong din ang Panginoon dun patungkol sa mga ibon. No? Yung mga malalaking ibon. Ikalimang araw, yung mga isda. Mayroon ding tanong ang Panginoon dun sa mga patungkol sa isda at sa mga hayop. At panghuli. No? Mapapansin ninyo, in proper order, mayroong tanong ang Panginoon patungkol kay Job. No? And Job answer. Yeah, sumagot si Job sa lahat niyang mga tanong. Hindi na natin isa-isahin yung mga question. Abutan tayo ng isang oras pa kung ating isa-isahin yung mga question. Kayo na lang ang magbabasa. Basta napakaraming tanong ang ginawa ng Diyos doon kay Job. At alam ninyo si Job, kahit isang tanong, hindi niya masagot. No? Sabi niya, ay gusto ko, kanina gusto ko na ang Diyos magiging audience, sasagutin ako ng Diyos. Ngayon, hindi ko pala kayang sasagutin ang mga tanong ng Panginoon. Kasi marami ding tanong ang Panginoon sa kanya. And Job answered the Lord and said, behold, I am vile. What shall I answer you? I lay my hand over my mouth. Once I spoken, but I will not answer. Yes, twice, but I will proceed no further. Ha, nang sagot ni Job ng maraming tanong, dalawang chapter yan. Oh, tatlo. Oh, dalawang chapter. Chapter 38, at saka 39, puro question mark kung inyong babasahin dyan. Sa 40, sumagot si Job. Sabi niya, Panginoon, sorry. No? Behold, I am vile. What shall I answer you? Ano bang isasagot ko sa iyo? I lay my hand over my mouth. Sabi niya, ilalagay ko na itong kamay ko sa aking bibig. Sabi niya, once I spoken, I will not answer twice. I will proceed no more. Sabi niya, hindi na ako magsasalita. No? I will proceed no more. Mapapansin ninyo, sa chapter 41, na pagkatapos sinabi ni Job, pagkatapos ako magsasalita, hindi na ako magsasalita.
Sa chapter 41, mula chapter 40, ang Diyos ang nagsasalita. Marami pa siyang mga tanong hanggang 41. Napapansin ba ninyo ang isang hayop na binabanggit dito ng Panginoon patungkol sa Leviathan? No? Ano ba? Alam ninyo yung kasi sa kasaysayan mula sa Job, mula chapter 3 hanggang 37, mayroong deafening silence ang Diyos na wala, no, sa ano, mula chapter 3 hanggang 37, ang Diyos hindi nagsasalita. Pati si Satanas hindi na rin nagsasalita. Wala ng accusation. No? At ang Diyos at si Satanas na wala sa kasaysayan o sa kwento. No, napapansin ninyo, sa chapter 38, ang Diyos na lang ang nagsasalita. Hanggang 42. 41, mapapansin ninyo, sa chapter 41, sabi niya, Job, kung bakit ikaw naghihirap ng ganito, isa lang ang ikadahilanan, the Leviathan. Sa unang mga, sa chapter 1 at saka chapter 2, ang ano doon, Satan. Si Satanas ay, ang word na Satan ay, siya yung enemy. Mapapansin ninyo dito, no? The great enemy, mapapansin ninyo sa chapter 41, isang hayop lang yan ang pinag-ukulan ng Panginoon na pinapaliwanag. At ang hayop na ito ay tinatawag na Leviathan. At sa chapter 41, ito yung dahilan kung bakit pinapaliwanag, ito yung ano, pinapaliwanag ng Diyos tungkol kay Job. Job, alam mo kung bakit ka naghihirap? Hindi dahil iniwanan kita. Ano mo kung bakit ka naghihirap? Dahil hindi dahil inalisan kita ng pagpapala at pinabayaan kita. Isa lang ang dahilan sa iyong kahipaghihirap, dahil sa Leviathan na ito. Sabi niya dito, mayroong mga tanong, ating pakinggan ang mula 41 hanggang 1 to 4. Sabi niya dito, can you draw out Leviathan with a hook? No? Kaya mo ba siyang huhulihin ang Leviathan? Mayroong hook? Maidudraw mo ba siya? Mahuli mo ba siya? Or snare his tank with a line which you lower? Can you put a reed through his nose, a purse his jaw with a hook? No? Sabi niya, itong Leviathan, ano ba itong Leviathan? Maraming mga Bible scholar nagpapaliwanag itong Leviathan ay monster of the sea. Crocodile in the sea. Pero mapapansin ninyo, hindi ito ang tunay na larawan ng Leviathan. Sapagkat kung mayroong dragon sa chapter 12 ng Apokalipsis, siya yung dragon sa Old Testament. At ito yung dragon sa Aklat ng Hob. No? Sabi niya, kaya mo bang huhulihin ito? No? Can you draw out Leviathan with a hook, snare his tank with a line with your lower?